Siya'y papurihan, Diyos ng lahat, o papuri sa kaitaasan. Siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat, o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan sa pagsamba sa iyo ng may panatag sa kalooban sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesu Kristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesu Kristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa na kakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iyay nakalaan sa inyo doon sa langit, sapagkat kayo'y sumampalataya. Iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw ng mahayag si Hesu Kristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya.
ang inyong kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pangako ng Poon natin, lagi nating gunitain. Pangako ng Poon natin, lagi nating gunitain. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Pangako ng Poon natin, lagi nating gunitain. Sa may pagkatakot, pagkaisagana, pangako ng Poon ay hindi nasisira. Ipinadama niya sa mga hinirang ang kapangyarihan niyang tinataglay nang ibigay niya lupa ng dayuhan. Pangako ng Poon natin, lagi nating gunitain. Kaligtasay dulot sa mga hinirang, may ipinangakong walang hanggang tipan. Banal at dakila ang kanyang pangalan, at pupurihin pa magpakailanman. Pangako ng Poon natin, lagi nating gunitain. Magsitayo po ang lahat. Bigay niyang pagpapala. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama at ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iyay tinutupad ko mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglawang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tinignan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos.
Madali pang makaraan ng kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan, kung gayoy, sino ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal at binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na naisumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sabi po ng mga eksperto sa Biblia, bihira lang sumagot si Jesus Nazareno sa mga tanong. Hindi ko po alam kung napansin po ninyo yan na mas madalas magtanong si Jesus kaysa sumagot. Mas madalas magtanong si Jesus kaysa sumagot. Kaya baka nag-aabang kayo lagi ng sagot. Tandaan nyo sa Biblia, mas madalas siyang magtanong para tayo mismo ang makatuklas ng sagot. Ngunit kapag sumagot naman si Jesus, siguro ito'y napakahalaga at napakaganda rin siguro ang kanyang pakiramdam kaya napapasagot siya agad. Kaya sa ebanghelyo natin ngayon, ito yung iilan lang sa pambihirang pagkakataon na sumasagot agad si Jesus. Marahil nakita niya, siguro nga po hindi maganda, parang hindi maganda yung naging katapusan tungkol doon sa batang mayaman na gustong sumunod sa kanya. Pero sa umpisa, ba't napasagot agad si Jesus? Nakita niya siguro yung malinis na hangarin dun sa batang lalaki, magamat mayaman. Ang malinis na hangarin, dahil sabi nga sa Ebanghelyo, patakbong lumapit pa kay Jesus. Ibig sabihin nun, masidi yung hangarin ng batang mayaman. Patakbo siyang pumunta kay Jesus, lumuhod pa sa harapan niya. Nang tinanong niya, ano po ang dapat gawin upang makamit ang buhay na walang hanggan? Nakita siguro ni Jesus Nazareno sa taong ito ang malinis na hangarin sa kaligtasan. Na gusto niya talaga ang buhay na walang hanggan. Kaya nga't napasagot si Jesus. Ang una niyang sagot, sumunod ka sa mga utos. Napangiti yung bata dahil sabi nga niya, bata pa lang po ako. Sinusunod ko na lahat yan. Yung pala round one pa lang yun. Hindi pa pala tapos. First quarter pa lang, ika nga sa laro. Dahil anong sumunod na sinabi ni Jesus? Magaling, sumusunod ka sa utos. Ngayon, bitawan mo lahat ng mayroon ka. Tumulong ka sa mahihirap at saka ka sumunod sa akin. Mga kapatid, di po ba minsan nakala natin ang pagsunod sa Diyos? Pagtupad lang sa mga utos. Magsisimba ako, magdarasal ako, hindi ako magnanakaw, hindi ako papatay.
Mamamanata ako, magdadasal ako lagi, magnonobena ako, magrorosaryo ako, mamamanata ako. Yung pala, round one pa lang yan. Akala natin agad ang mabuting deboto, ang mabuting katoliko, yung sumusunod sa utos ng Diyos. Pero mas malalim pa pala ang nais ni Jesus sa Sareno. Kaya sabi niya ron sa nagtatanong, bitawan mo ang lahat, ipamigay mo at sumunod ka sa akin. Dito nalungkot yung taong nagtatanong. Sapagkat sabi nga sa Ebanghelyo, siya'y napakayaman. Hindi lamang yung pagkayaman niya ang naging hadlang, kundi yung hangarin niya sa kayamanan ng mundong ito. Ito pala mga kapatid, ang nagiging hadlang sa tunay na pagsunod natin. Sapagkat ang nilalaman pa rin ng puso natin, bagamat gusto natin maligtas, gusto natin ang buhay na walang hanggan, gusto natin ang kaharian ng langit, ang gusto pa rin natin ay ang kayamanan at ligayan ng mundong ito. Kaya't magandang suriin natin, nagde-devotion nga tayo, nagdadasal nga tayo, nananalig nga tayo, sabi natin. Pero ano ba talaga ang pinakahangad natin? Tunay ba na buhay na walang hanggan? Anong pinagdadasal mo lang ngayon? Kalusugan? Kayamanan? Kaginawahan dito sa lupa? O talagang makapiling ang Diyos magpasawalang hanggan? Sa totoo lang, ano ang pinakahangad-hangad natin ngayon? Buhay na walang hanggan? Talaga bang makapiling ang Diyos sa langit o makaginhawa sa langit ang nais natin? Ito ang nais ipamuka ni Jesus sa Sareno sa bawat isa sa atin. Kaya nga't sabi sa unang pagbasa, ang atin sanang hangarin, kayamanang walang kapintasan, di masisira, di kukupas. Kayamanang di masisira, walang kapintasan, at di kukupas. Yung dinadasal mo ba, kukupas din, mawawala din, mauubos din. Kahapon ipinagdiwang natin ang kapistahan ng banal na santatlo na ang Diyos ay Ama, Anak, at Espiritu Santo. Bakit nagpakilala ang Diyos sa atin? Sapagkat gusto niyang ibahagi sa atin ang kanilang buhay at pag-ibig. Bakit nagpakasakit si Jesus sa Sareno sa krus? Gusto niyang ibahagi sa atin ang kanyang buhay at pag-ibig na hindi kukupas. Ito ang gustong ipagkaloob sa atin ng Diyos. Ito din sana ang tunay nating hangarin sa ating buhay, kaligtasan. At ang tunay na kaligtasan, hindi lang makakamit sa pagsunod sa utos ng Diyos. Ang tunay na kaligtasan ay makakamit kung alam natin ang tunay na kayamanan, tunay na kaligayahan, tunay na pinagmumulan ng lahat. At ito'y walang iba kung hindi ang ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Ituro niyo po sa amin ang dapat hanapin sa buhay. Ituro po ninyo sa amin ang tunay na kayamanan, ang tunay na makapagbibigay kahulugan at kagalakan sa buhay. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo ngayon sa ating Diyos Ama para sa katatagan na mapaglabanan natin ang mga tukso ng kayamanan at kasiguruhan. Ang ating tugon, Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ama,
mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang simbahan naway patuloy na magbigay ng kalinga at suporta sa mga napapabayaan at mga naghihirap ng ating lipunan. Manalangin tayo. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang mga tinatawag na tagasunod ni Kristo, naway kanilang mapagtanto na mas mahalaga sa buhay ang pagkalinga sa iba at pangangalaga sa mga kapuspalad kaysa sarili. Manalangin tayo. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang lahat ng tao naway matagpuan ang karunungan na unahin ang paghahanap sa kaharian ng Diyos at ialay ang kanilang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Manalangin tayo. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang mga may sakit naway mabigyang kasiyahan at kalakasan at ang mga yumaon nating kamag-anak at kaibigan naway makasalo sa kasiyahan ng tagumpay ni Kristo sa kaharian ng langit. Manalangin tayo. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Makalangit na Ama, bigyan mo kami ng kalakasan ng loob na mamuhay sa karukhaan sa Espiritu at sumunod sa halimbawa ni Kristo na naging dukha upang kami ay umunlad. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kawan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sayo ay likas. Sa pagpupuri nami ay nakikinabang, kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito. Upang para sa amin maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging andog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito, tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo, isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong galang at pag-ibig tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Ituro niyo sa amin hanapin ang tunay na kayamanan, tunay na kaligtasan. At pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. My Savior, my Lord, I will proclaim that you are my God, the God of mercy and the serve you with all of my heart. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my Lord. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinapaalalahanan ang mga bumili ng Nazareno medalyon na iwasan itong hagkan o dilaan, sapagkat maaari itong magdulot ng sakit. Mag-iba yung ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat.
Tumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa pagpunta niyo dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations para po sa pagpapatuloy na paggawa, paglinis at ayos ng ating simbahan. At sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda. Kapag may kalamidad at may pangangailangan, ang simbahan ng Quiapo ang isa sa mga unang tumutugon sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Kapag ang tunay na nating hinahanap sa buhay ay kayamanang hindi kumukupas at mauubos, hindi na tayo nalalayo sa kaligtasang nais ipagkaloob sa atin ni Jesus Nazareno. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, ibibig ko ka namin, para mo ang aking buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso mong kinamatayan ay sa gisang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal kang namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalagin kang namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal Nuestro Padre Jesús Nazareno.